Nagsisimula ang pelikula sa isang malaking desyerto na isla sa gitna ng kawalan. Ang liblib na lugar ay napapaligiran ng malawak na karagatan na humahanggan sa mga gilid nito na walang paraan ng pagtakas. Isang batang babae na nagngangalang Zoa ang nagising na napadpad sa baybayin ng isla nang walang maalala ang nangyari sa nakalipas na 12 oras. Frustrated, ginalugad niya ang isla, naghahanap ng anumang palatandaan ng buhay ng tao. Pagkalipas ng ilang minuto, nakakita si Zoa ng isang walang laman na bote na nakalatag sa buhangin. Sa pagkuha nito, na-flashback niya ang mga pangyayaring naging dahilan ng kanyang paghihiwalay. Ang eksena ay biglang lumipat sa isang linggo na ang nakalipas, kung kailan nagsimula ang lahat. Bumalik sa lungsod, umuwi si Zoa pagkatapos ng mahabang araw ng trabaho, at nakipagpalitan ng kasiyahan sa kanyang nakababatang kapatid na babae, si Gabi. Ilang sandali pa, humiga siya sa kama at natigilan nang makatanggap ng kakaibang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Agad na naghinala si Zoa sa text, ngunit sumalungat sa kanyang instincts, at nagpa siyang tumugon sa mystery number. Sa pagtatanong, ibinunyag ng hindi nakikilalang texter, na sila ang correspondent ng isang bagong kumpanya ng inumin na pinangalan ng Eden. At ipinaalam kay Zoa na napili siyang dumalo sa launch party ng kumpanya. Ipinaliwanag ng mystery texter na ang kaganapan ay isang all-expense-paid trip sa isang liblib na isla, at nangangakong magiging masaya. Si Zoa ay nabighani sa alok at mabilis itong tinanggap habang nakangiti sa ideyang dumalo sa isang libreng party sa isla. Gayunpaman, bago tanggapin ang alok, inihahanda ng correspondent ang isang hanay ng mga alituntunin na dapat niyang sundin. Isa, huwag ihayag ang lokasyon ng kaganapan sa pangalawang partido, at dalawa, huwag magdala ng sinuman. Napansin ni Zoa na medyo malabo ang mga patakaran, ngunit sumang-ayon sa mga ito dahil sa takot na mawala ang kanyang imbitasyon. Nang sumunod na katapusan ng linggo, iniimpak niya ang kanyang mga bag at pumunta sa istasyon ng pick-up. Sa kabila ng pagsang-ayon sa mga alituntunin ng kumpanya, isinama ni Zoa ang kanyang matalik na kaibigan, si Judith, habang papunta ang duo sa lihim na lokasyon. Sa pagdating, nakilala nila ang isang kapwa inimbitahan na nagngangalang Aldo, at magkasama, ang tatlo ay dinala sa isang inabandunang gusali gamit ang isang automated drone. Sa kalaunan, ang mini aircraft ay umalis sa kanila, at ang grupo ay naiwan na nakaharap sa isang nakalock na pinto. Makalipas ang ilang segundo, lumitaw ang isang lalaking nakamaskara, at pinapasok ang tatlo sa loob ng gusali, kung saan sila nakahanap at nakikihalubilo sa ibang mga imbitado. Sa kabutihang palad, hindi nila kailangang maghintay ng matagal, dahil may dumating na sugo ng mga party bus para dalhin sila sa isla. Ang mga bisita ay mabilis na sumakay sa sasakyan, at nagpalipas ng gabi sa pagsasayaw, habang papalapit sila sa kanilang destinasyon. Makalipas ang ilang oras, sa wakas ay nakarating na sila sa isang daungan, habang dinadala sila ng mga nakamaskarang organizer, sa isang bangka. Gayunpaman, bago makapasok sa cruise ang mga inimbitahan, kailangan silang dumaan sa checkpoint ng pag-verify. Natigilan si Judith nang makita ito, dahil wala siyang imbitasyon, ngunit lumalapit pa rin sa checkpoint. Sa kabutihang palad, nagbunga ang kanyang sugal, dahil pinapayagan siyang sumali sa kumpanya, kahit walang imbitasyon. Ang mga panauhin ay lahat ay lubusang hinanap at ginawa pangang pumasa sa isang metal detector bilang pag-iingat. Bukod dito, inutusan din silang ihulog ang kanilang mga telepono bilang isang kinakailangan sa pagpasok sa bangka. Ang mga partygoers ay agad na nahanap na ito ay napakahinala, ngunit kalaunan ay sumuko sa mga kahilingan ng mga organizer, habang isinusuko nila ang kanilang mga cellphone sa kanila. Matapos magawa ang lahat ng pag-aayos, lahat sila ay sumakay sa bangka, at nagsimula ng kanilang paglalakbay sa isla ng bakasyon. Makalipas ang halos isang oras, sa wakas ay nakarating na sila sa kanilang destinasyon at bawat isa ay binigyan ng wristband ng mga usher. Kapag naayos na, nagsimula silang magparty at magpalipas ng gabi sa pag-inom at pagsasayaw. Sa panahon ng kaganapan, si Zoa ay nakatagpo ng isang lalaki na nagngangalang Daniel, at ang duo ay agad na nagkagulo. Sa gitna ng kasiyahan, ang head organizer, si Astrid, ay gumawa ng isang engranding anunsyo. Inihayag niya na 100 bisita ang naimbitahan sa launch party. Gayunpaman, random na pinipili ng kumpanya ng inumin ang 500 dadalo upang subukan ang kanilang bagong inuming pampalakas. Ang mga napiling kandidato ay kinabibilangan ng Africa, Ibon, Charlie, Aldo, at Zoe. Isa-isang inabot sa 5 bisita ang misteryosong inumin, at ang bawat isa ay mabilis na nilagok ito, bumalik sa pagsasalo. Samantala, hinanap ni Judith ang mga tao para sa Zoa, at kalaunan ay nakahanap siya ng daan patungo sa isang tolda sa baybayin ng isla. Doon, nakita niya ang dalawa sa mga organizer na umaatake, at nilunod ang isang lalaki sa isang bariles ng tubig. Siya ay agad na natakot dito, at tumakbo upang ipagpatuloy ang kanyang paghahanap para kay Zoe. Sa kabilang dulo ng isla, si Zoe, na may kakilakilabot na reaksyon sa misteryosong inumin, ay gumagala sa mga bilog habang siya ay naghahalusinate. Sa kalaunan, ay nakarating siya sa tuktok ng isang mataas na bangin, at ilang segundo lang ang layo mula sa pagbagsak ng may lumitaw na kakaibang lalaki, at iniligtas siya. Si Zoe ay patuloy na naghahalusinate, at, di nagtagal, nahimatay habang siya ay nagpalipas ng gabi na natutulog sa bangin. Sa sandaling yon, bumalik kami sa simula ng pelikula. Nagising si Zoa na mag-isa at gumagala sa isla para maghanap ng sinumang naninirahan. Sa kabutihang palad, nahanap niya ang iba pang 4 na napiling bisita na sinubukan ang misteryong inumin, at magkasama, ginalugad nila ang isla para sa mga pahiwati. Pagkatapos ng ilang oras ng paghahanap, napagtanto nilang umalis na sa bangka ang iba pang mga bisita. Kaya, iniiwan silang mag-isa sa isla.
Habang sinusubukan nilang malaman ang kanilang susunod na hakbang, isang drone ang lumitaw, na humahantong sa kanila sa isang mansyon sa kabilang dulo ng isla. Doon, nagulat sila nang matuklasan nila ang isang nayon ng mga naninirahan sa isla, na pinamamahalaan ni Astrid, ang punong tagapag-ayos. Malugod niyang tinatanggap ang na-stranded na grupo sa modernong sibilisasyon, at ipinaliwanag na sa kasamaang palad ay naiwan sila ng bangka ng kumpanya. Gayunpaman, tinitiyak niya sa kanila ang pagbabalik ng barko, at nag-aalok sa kanila ng isang tirahan, habang naghihintay sila. Nakahinga si Zoa sa narinig, ngunit naiwan siyang nag-aalala tungkol kay Judith. Samantala, ang bawat isa sa lima bisita ay nakadeploy sa ibang apartment, kung saan ibinabahagi nila ang espasyo sa iba pang mga naninirahan. Mabilis na pumunta si Zoa sa kanyang nakalaan na apartment, at nakilala ang kanyang mga bagong kasama sa kwarto na sina Claudia at Nico, na lumabas na kakaibang lalaki na nagligtas sa kanya noong nakaraang gabi. Pinasasalamatan siya ni Zoa sa pagtulong sa kanya, at ang duo ay agad na nag-away, habang ang isang tahimik na Claudia ay nakatingin lang sa kanila mula sa malayo. Kinabukasan, nagtanong ang grupo tungkol sa pagdating ng bangka. Labis sa kanilang pagkadismaya, sila ay nalaman na ang bangka ay hindi makakarating sa Pampang dahil ang tubig ay masyadong malakas. Bagaman nabigo, karamihan sa kanila ay naniniwala dito at nasisiyahan sa kanilang pananatili sa isla. Gayunpaman, ang isang walang tiwala na Aldo ay nagiging kahina-hinala sa mga aktibidad ng isla at napagod sa mga organizer. Sa sumunod na eksena, nakita ni Zoa ang isa sa mga naninirahan sa isla na nagngangalang Orson at nakitang pamilyar siya. Sa pagmumuni-muni, napagtanto ni Zoa na kasama niya si Judith sa gabi ng kanyang pagdating. Dahil sa pag-aalala, mahigpit niyang sinundan at tinanong siya tungkol sa kinaroroonan ni Judith. Gayunpaman, itinanggi ni Orson ang pakikipagkita kay Judith at nagpakita ng pagiging agresibo na lalong nag-aalala kay Zoa tungkol sa kaligtasan ng kanyang kaibigan. Makalipas ang ilang sandali, lumayo si Orson habang si Zoa ay tumatakbo sa gitnang mansyon. Doon, nabigla siyang makita ang lahat ng mga naninirahan sa isla na nakikibahagi sa isang ehersisyo sa therapy. Sa kanyang pagdating, nakita ni Astrid at inanyayahan siyang sumali sa ehersisyo. Ang isang nag-aalinlangan na Zoa ay nag-aalangan tungkol sa pagsali sa programa ngunit, sa ilang pag-udyok, sa kalaunan, ay sumang-ayon dito. Tinanong ng head organizer si Zoa ng sunod-sunod na mga tanong tungkol sa kanyang pagkabata, pamilya, at nakaraang trauma na naging dahilan upang maihayag niya ang ilan sa kanyang pinakamalalim na sikreto. Lumalabas na mahirap ang pagkabata ni Zoa dahil ang kanyang ina ay isang adik sa heroin habang ang kanyang ama ay wala sa halos buong buhay niya. Kaya naman, nag-iisang inatasan siyang alagaan ang kanyang nakababatang kapatid na babae, si Gabi. Sa pagtatapos ng sesyon, gumaan ang pakiramdam ni Zoa habang niyayakap at inaalos siya ni Astrid sa pamamagitan ng mga magiliw na salita. Kinaumagahan, ipinaalam sa grupo na darating ang bangka kinabukasan para ihatid sila pauwi. Ang mga bisita ay nalulugod na marinig ang balita, ngunit si Aldo ay nananatiling kahina-hinala sa mga naninirahan at nagpa siya na umalis sa isla sa kanyang mga termino. Samantala, ang natitira sa grupo ay nakikihalubilo at nakikipag-ayos ng maayos sa mga lokal. Mabilis na na-attach si Zoa kay Nico, habang si Ibon ay nakikipag-ugnayan sa isang residente pagkatapos tumugtog ng melancholic piece ang duo sa isang piano. Nang gabing iyon, nagsagawa ng farewell party si Astrid at ang kanyang asawang si Eric upang ipagdiwang ang nalalapit na pag-alis ng kanilang mga bisita. Habang ang iba pang mga taga-isla ay nagpe-party buong magdamag, binabaybay ni Aldo ang lupain at nakatuklas ng isang cargo boat na nag-aalis ng kargamento sa baybayin. Kinuha ito ni Aldo bilang kanyang pagkakataon upang makatakas at tumakbo pabalik sa party upang ipaalam sa iba. Nahanap na lang niya si Charlie at sinabi sa kanya ang plano niya. Gayunpaman, pinaalis siya ng isang lasing na si Charlie, na iniwan si Aldo na walang pagpipilian, kundi ang tumakas ng mag-isa. Siya ay mabilis na bumalik sa baybayin ng isla at lumangoy sa bangka. Nang nakasakay na siya, nagtago siya sa gitna ng mga kargamento, at nakahinga ng maluwag habang siya ay nakatulog. Makalipas ang ilang oras, nagising si Aldo sa tunog ng pagbagsak ng makina ng bangka. Mabilis siyang pumunta sa itaas na kubyerta, at nagulat siya nang makitang nakatitig sa kanya ang isa sa mga taga-isla. Sa pagtuturo niya, napaluhod si Aldo at natatakot na tinitigan siya. Walang pag-aalinlangan, inilabas niya ang isang gadget at ginamit ito upang mabutas ang bungo ni Aldo. Kaya, agad siyang pinapatay habang siya ay bumalik kasama ang kanyang bangkay sa isla. Sa sandaling iyon, ipinahayag na ang isla at ang mga naninirahan dito ay pawang miyembro ng isang kulto at si Astrid ang kanilang pinuno. Inutusan niya ang mga lokal na akitin ang mga bisita gamit ang kanilang kagandahan upang manatili sila sa isla magpakailanman. Kinaumagahan, gumangon si Zoa habang naghahanda para sa pagdating ng bangka. Tuwang-tuwa siyang umuwi, lumabas siya para hanapin ang mga kapwa niya bisita. Gayunpaman, mabilis niyang natuklasan na nawawala si Aldo at ipinaalam sa iba. Nang marinig ni Charlie ang balita, naalala ni Charlie ang pakikipagtagpo niya kay Aldo noong nakaraang gabi at sinabi kay Zoa ang tungkol sa kanyang planong pagtakas. Ang paghahayag ay labis na nag-aalala kay Zoa at nagpapagod sa kanya sa mga lokal habang patuloy niyang inaabangan ang kanyang pag-alis sa isla. Samantala, kumikilos na ang mga plano ni Astrid na akitin ang mga bisita sa pananatili. Dahil sa impluensya ng lokal, nagpa siya ang Africa at Ibon na manatili sa isla, at bawat isa ay pumirma ng kontrata na nagbubuklod sa kanila sa kulto.
Bumalik sa lungsod, nag-aalala si Gabby sa pagkawala ng kanyang kapatid at humingi ng tulong sa kanilang adik na ina. Sa kabutihang palad, nakipag-ugnayan ang dalawa sa isang pulis na nag-file ng ulat ng nawawalang tao kay Zoe. Gayunpaman, hindi ito gaanong nagagawa dahil nabigo ang pulisya na gumawa ng mga proactive na hakbang upang mahanap siya. Frustrated, sinubukan ni Gabby na kumbinsihin ang kanyang ina na gumawa ng mas mahigpit na diskarte, ngunit hindi na lang pinansin. Mabilis na narating ni Gabby ang kanyang breaking point at tinitingnan ang silid ni Zoe para sa mga pahiwatig tungkol sa kanyang kinaroroonan. Ikinuwento ni Daniel ang kanyang pakikipagtagpo kay Zoe at sinabi kay Gabby ang lahat tungkol sa imbitasyon at paglalakbay sa desyerto na isla. Naintriga si Gabby dito at kalaunan ay nag-schedule ng isang pagpupulong kay Daniel sa pag-asang mahanap ang kanyang kapatid. Sa sumunod na eksena, muling nagtipon ang mga taga-isla para sa kanilang panapanahong sesyon ng therapy. Sa pagkakataong ito, napili si Charlie para ibahagi ang kanyang kwento. Tulad ni Zoe, sa una ay nag-aalinlangan siya tungkol sa pagsali sa sesyon, ngunit sa huli, ay pinilit ni Astrid na magbukas. Mahaba ang usapan ni Charlie tungkol sa estranged relationship niya sa kanyang pamilya. Lalo na sa kanyang ina, dahil sa pagkawala ng kanyang baby sister. Namatay pala siya sa isang drowning accident noong mga bata pa sila, dahil sa kanyang kapabayaan. Kaya naman, kinasusuklaman siya ng kanyang ina mula noon, at halos hindi na siya nakakausap. Nang marinig ito, inaalo ni Astrid si Charlie. Gayunpaman, bago niya maipagpatuloy ang sesyon, nakita ni Zoe ang kanyang mga kalokohan at nagkaroon ng maalab na pagsabog. Tinawag niya si Astrid para sa pagmamanipula sa kanila upang manatili at inakusahan ang mga lokal na nagsisinungaling tungkol sa pagdating ng bangka. Sa kalaunan, hinila ni Nico ang isang galit na si Zoe palayo sa grupo at hiniling sa kanya na makipagkita sa kanya sa gabing iyon kung nais niyang matuklasan ang katotohanan tungkol sa isla. Naguguluhan si Zoe sa kanyang paliwanag ngunit pumayag na makita siya sa araw na iyon. Pagsapit ng gabi, dinala siya ni Nico sa isang kuweba sa ilalim ng lupa at ipinakita sa kanya ang isang bangkay na nakahiga sa isang kahoy na istruktura. Sa pag-inspeksyon, si Zoe ay natakot nang matuklasan na ang bangkay sa bunton ay talagang kay Judith. Nagtatapos ang episode na sumisigaw si Zoe habang tumutulo ang mga luha sa kanyang pisngi.